kababayan. Nandito ako muli sa harapan ninyo. No? Pero bago tayo magpatuloy sa topic natin doon sa naputol na topic natin sa part 2. Bago ako magpapatuloy no sa mga kwentuhan natin, makikiusap naman ako sa inyo. Kung po pwede lang naman. Baka pwede naman ninyong pakipindot yung subscribe dyan. At pindutin yung bell button para update naman kayo sa mga i-upload natin ng mga panibagong video sa susunod. Mga pag-uusap, kuro-kuro, tinatawag. Pakilang para lahat tayo masaya. No? Siyempre, kung i-subscribe ninyo ako, masaya kayong nanonood dyan sa mga kung ano-ano man kinaabalahan ninyo sa cellphone ninyong nanonood kayo kung ano man. Hindi naman mahirap pindutin saglit yung subscribe. At ganun lang. Pakiusap lang naman, please. Para lahat tayo masaya. Masaya kayo sa panonood, sa kung ano man pinapanood ninyo. At masaya din naman ako sa ginagawa ko. Ganun lang naman yan eh. So, tuloy natin yung topic, saan na ba tayo doon? Yung topic natin doon sa part 1 na dapat natin ipagpatuloy ay yung airport natin dyan sa Pilipinas, no? Na baka marami kayong mga katanungan sa inyong mga magulang na bakit nakapangalan yung airport natin na yan sa kay Ninoy Aquino. Ninoy Aquino International Airport. No? So, doon na tayo sa topic na yung tinatawag na people's power, no? Sa panahon na yon, noong 1986 na people's power, baka hindi pa kayo isinilang, no? Ilang taon na ba yon mula ngayon? Mula noon hanggang ngayon. So, 2016. Ilang years na? 35 years. So yung mga tao dyan na isinilang 1986, mga professional na talaga kayo. Na, kasi 35 na years. Either na engineer na kayo, doktor yung iba dyan, abogado pa nga yung iba. At yung iba dyan ay kung ano-ano ng profession ngayon kayo nandoon, mga nurse, police, no? Nasa sa 35 years na yung people's power. So alam mo ninyo, yung people's power, estimated ko na figures na dumalo, sumali sa people's power para patalsikin, ay siguro almost 10 million Pilipino o more than 10 million. Nandyan lang, hindi ko maano yan. I-search na lang ninyo sa internet ninyo. Kung ilang ngang million yung nag-people's power. Alam mo ninyo kung bakit na nasabi ko na hero si Marcos sa panahon na yun. Ayaw ni Marcos na may dumanak na dugo dyan sa EDSA at sa buong Metro Manila. Ayaw ni Marcos. Yan ang totoo. Kaya ipinag-utos niya sa kanyang defense chief of staff. Ang chief of staff ni Marcos na yun, ang EEP, chief of staff, ay walang iba kundi si General Fabian Beer. Tingnan ninyo, mga kababayan dyan. I-search ninyo sa Google. Ang EEP chief of staff sa panahon na yun, ni President Marcos ay si General Fabian Beer. No? Inuutos niya sa kanyang chief of staff na General Fabian Beer, ayaw ko na dumanak ng dugo dito sa Metro Manila, lalong-lalo sa EDSA. Ayaw ko. So, meaning to say, na ginsib ni
Ginsave ni Marcos yung milyon-milyon Pilipino, buhay ng Pilipino. Ginsave niya. Kapalit. Kapalit ng pag-alis niya, ng matiwasay na pag-alis sa Malacanang. Itong si Fabian Bear, dahil nga diehard siya, natauhan ni Marcos, sumama. Sumama sa paglisan, sumama. Sumama si Fabian Bear. Yan ang mga kababayan. Dahil kapag inutos, naghihintay lamang si Fabian Bear sa utos ni Marcos kung bumbahin ba yung mga milyon-milyon Pilipino nandyan sa EDSA. Bumbahin ba ng jet fighter o hiloplano ng Philippine Air Force. Yun na lang ang hinihintay ni Fabian Bear. Yung utos na yun. Kasi nga, lahat ng trupa ng armed forces mula Hilagang Luzon, Bicol, no, North Luzon, Southern Luzon, mga tangke de guerra nila ay pumunta ng Maynila. Kasi hindi yun pumunta ng Maynila para kudita. Kaya nga people's power, hindi kudita. Hindi yung militar ang nagpaalis. Nilinawin natin, mga kababayan. People's power, iba yung kudita. Yung nagkudita, sinasabi nung ano, si Hunasan. Si Senador Hunasan. Yun ang nagkudita. Nainganyo ni Hunasan yung mga sundalo na magkudita tayo laban sa gobyerno. Si Gloria naman ang balak nila noon patalsikin. Pero hindi yung nagwagi. Yung kudita na yun, hindi na naig. Si Hunasan. Naintindihan niyo, mga kababayan. So, people's power, tao, sa kagustuhan ng tao, sa panahon na yun, mga kababayan, ito, linawin natin. Sa tiempo ni Marcos, ang Pilipino ay around mga 90 million siguro tayo. O more than 90 million. Kasi ngayon, ang populasyon ng Pilipinas ay... Hindi ko naman masabi sa inyo yung exact picture kung ilan na ang population na mahigit 110 million tayo. Mahigit 100. So kung inutos ni Marcos na bumbahin yung EDSA, mga 10 million doon yung mamamatay na tao sa people's power, yung 10 million na yun na mabawas o 11 million man, dagdagan pa natin, konti lang yung kabawasan sa population natin. Konti lang. May matitira pa ng mga 80 million. Pilipino, kung sinutos ni Marcos yun. Ha? Pero hindi yun. Kasi kahit isang tao, ayaw ni Marcos na may mamatay. Ayaw. Sabi niya na kay Fabian Bear, alis na ako dito. Utosan mo yung mga sundalo dyan, lahat ng trupa na maging mahinahon. Huwag gumamit ng armas. Maging mahinahon. Ayun ang inutos ni Fabian Bear sa kanila. Mahinahon kayo dyan sa ground floor, pati yung airport. Huwag ho kayong gumamit ng armas. Ayaw ni President na may mamamatay na tao. Kaya hero si Marcos sa totoo. Diba? So, yun ang kasagutan sa tanong ninyo sa inyong mga lolo't lola. Dahil kung inutos ni Marcos sa Philippine Air Force o sa tropa ng armed forces na bumbahin sila lahat dyan sa EDSA, hindi ho kayo isinila ngayon. Hindi ho kayo naging tao ngayon. Hindi ho kayo naging engineer ngayon, kung engineer ka man ngayon. Hindi ho kayo naging doktor, kung doktor ka ngayon. Kasi hindi ka na isinilang eh, patay na yung magulang mo doon eh. Kasi kung yung magulang mo nakasali sa people's power at binumba nga yun ng armed forces, ng Philippine Air Force natin, 5 jet fighter lang, mag-planting rice ng bomba doon. Within 2 hours lang. Katulad doon sa Marawi nangyari. Kasi hindi naman yung mga terorista lang naman doon yung binubomba eh. Pero yung doon sa EDSA, kung inotos yun na bomba eh, 5 jet fighter lang ang maghulog ng bomba doon. Within 2 hours, finish lahat. Yung 10 milyong tao, finish. Kasi nandyan naman yung ground floor ng mga sundalo para mag-finishing. No? Ipa-planting rice lang muna yon ng bumbang.
Ha? Alam niyo yung planting, ulan ba? Paulanan ang bumbang. Planting rice. 2 hours lang ito itatagal. So yung may matitirang buhay, nandyan yung ground floor ng mga sundalo para ipinis kayo. Pero hindi yon inutos ni Marcos. Ha? Kaya doon, saludo ako sa ginawa ng presidente natin na walang nalagas na buhay. No? Mas mainam na umalis ako ng matiwasay tahimik dito sa palasyo, sa Malacanang, para walang mamamatay. Kaya kayo, ngayon, kung kayo ay isinilang sa timpo na yon na si Cory Aquino ang presidente, magpapasalamat kayo. Kay Marcos kayo magpasalamat. Hindi kay Cory. Hindi kay Cory. Dahil si Marcos ang nag-save sa mga magulang ninyo. Kaya kayo naging tao kayo ngayon dito sa lupa. At ngayon ay kalaban pa kayo ni kinakalaban pa ninyo si Duterte. Sa maling paniniwala. Dahil ang paniwala sa inyo ng inyong mga magulang, si Ninoy Aquino yung hero. Bakit Ninoy Aquino yung pangalan ng airport? Kasi nga si Marcos nang papatay. Sinabi ng lolo mo, ng magulang mo, si Marcos kasi ang nagpapapatay kay Ninoy Aquino nung lumapag dyan. Kaya pinalitan yung pangalan ng airport kasi hero si Ninoy Aquino. Diin na naman, diin si Marcos sa kasalanan. Si Marcos kasi nagpapatay. Kita lang talaga ninyo na nilalason yung utak ninyo yung mga ulupong na nilalason. So yan ang pakiusap ko sa inyo mga kababayan. No? Kung hindi man lang kayo isinilang sa timpo ng pamumuno ni Marcos, no? Lalo kung yung panahon ninyo na kayo isinilang dito sa lupa ay timpo na ni tabako, saliksikin ninyo yung history muna bago kayo pumunta doon sa People's Power na People's Power doon rally sa magrally kayo diyan sa EDSA doon sa Intramuros sa Lunita bandang huli baka pumasok sa isip niyo yung si Jose Rizal doon nakatayo sa bantayog isisipan niyo kay Duterte. Si Duterte nagpapatay diyan kasi si Duterte mahilig magpapatay ng tao. Kababayan, yon malinaw no? Kaya si Duterte, sa dami-daming presidente umupo, kapalit ni Marcos, si Duterte lang ang pumayag na ilibing na si Marcos sa libingan ng mga bayani. Kasi hero, hero si Marcos, si Marcos ang hero. At hindi yung si Benigno Aquino. Ha? Kita ninyo yon? Ha? Nangyari ang ganyan hanggang napalayas yung base militar dahil yan sa kagagawa ng mga ulupong na mga politiko. Oh, mga kababayan. Yan ang totoo. Nagkalitsilitsi na ngayon yung bansa natin. Ha? Nagkalitsilitsi. No? Halos maubos na yung teritoryo dyan natin sa karagatan ng inoccupy ng iba-ibang bansa. Hindi lang China eh. Hindi lang China eh. Yung Vietnam, may mga artificial na isla sila doon sa malapit sa Palawan. Inoccupy nila. Vietnam. Yung Malaysia mayroon din. Yung Brunei mayroon din. Ah. Yan ang totoo. Yung Sabah, kaya ngayon binasagan na, Malaysia na. Dinibilog na ng Malaysia yung Sabah at part na ng bansa nila. Timpo ni Marcos, atin yung Sabah. Sabah na yan, territory ng atin yan. Nasa pangalan ng Pilipinas ang Sabah. Ngayon hindi. Sabah, Malaysia na ang tawag. Pag pumasok yung mga Muslim doon ng mga Pilipino, tiinti. Hinahabol sila ng mga otoridad ng Malaysia. Tiinti kayo rito. Kita niyo. Alam niyo 'yon, mga kababayan? Sabah. Atin ang Sabah na 'yan. Pero
napakasikat na siya ngayon na probinsya ng Malaysia, yung Sabah. Sabah, Malaysia. Abroad. Pag abroad yung Pilipino sa Sabah, sa sarili niyang bansa, nasa abroad daw siya. Makita ninyo? Ha? Ha? Sarili mong bansa, nasa abroad ako, saan ka? Dito ako sa Sabah, Malaysia. Nasa abroad ako. Nasa abroad talaga kasi hindi ka pwedeng pumasok doon ng walang passport. Kasi TNT, kung wala kang dokumento na pumasok sa Sabah, TNT ang tawag sa'yo. Hulihin ka ng otoridad ng Malaysia. Sarili mong bansa, sarili mong teritoryo, nagiging dayuhan ka. Kita ninyo yon? Kita ninyo? Sino may makakagagawan dyan? Kailang panahon yan? Kailan? Tanungin ko kayo, mag-comment kayo. Kailan nangyari yan? Kung bakit Sabah na Malaysia? Samantala si Marcos, kay Marcos noon, wala pa yan. Sa atin yan, teritoryo natin. Islas yan ng Pilipinas, yung Sabah. Kaya nga mga Muslim na taga Mindanao, mga taga Hulo, Tawi-Tawi, doon naghahanap buhay, mga taga Hulo. Kasi atin nga yon, yung lugar na yon, teritoryo natin. Yun ang totoo. So hanggang dito na lang, tapusin ko na. Mga kababayan, no? Mga nalangin nyo sa susunod naman. Paki-subscribe na lang para update kayo sa iba nating kuro-kuro. Subscribe at pindutin niyo yung button. Paki lang naman. Para masaya naman. Eh, siyempre, masaya ako dito ngayon na nagdi-discuss sa inyo. Para susunod nating topic, mga discussion, ay masaya uli kasi subscribe na ninyo ako. Ganun lang naman yan, mga kababayan. At least ay nagkakaroon kayo ng kunting idea o kaalaman. Hindi man 100% ng mga anak ko, pero binibigyan ko kayo ng mga dagdag knowledge. No? Dahil based naman yon sa nauna naman ako dito sa inyo sa lupa, siguro, at sa experience ko. At sa dagdag na rin yon sa mga pagre-research ko sa tunay na history ng ating bansa. Yun lang naman ang sinishare ko sa inyo. Kasi sa panahon kasi ngayon, yung mga estudyante, wala nang panahon para mag-study ng tinatawag na history ng bansa natin. Wala. Kasi busy siya sa gadget na eh. TikTok. Busy. Kaya lumalaki na lang yung bata, walang natutunan sa ano ba nangyayari sa bansa natin. Paano na ito? TikTok ang kinaabalahan ng mga bata sa bahay at nakakulong mga bahay ngayon. Bawal lumabas. TikTok, kamara nyo dito sa social media o puro TikTok, mga teenager. Yan ang natutunan mga bata. So about sa mga nangyayari sa bansa natin, hindi nila alam yung mga kasaysayan, history na sinasabi. Yung mga present nangyayari, yung mga nakaraan, hindi nila alam yan. TikTok, social sa gadget, nagkaabalahan mga bata. Estudyante. Sige na, magpapaalam na ako sa inyo muna, sa inyo mga kababayan. Salamat sa inyong panonood. At paki-subscribe na lang channel natin. John Mac Garrison, Official PH. Yun na naman, nakikiusap lang naman sa inyo. Para lahat tayo masaya dito. Para mag-tiktok-tiktok kayo dyan. Masaya naman ako dito sa ginagawa ko. Ganun. Sige na, bye-bye na.